magiging early game na sagot dito? Kasi medyo scaling din yung heroes dito ng Echo eh. Masyadong mainit ang ating mga dalawang ang ating dalawang teams. In terms of draft, DJ, sino, as a player, kung ikaw ang mag-execute nito nung draft na to, sino mas pipiliin mo dun sa dalawa? Tingin ko sino mas gugustuhin mo lakuin? Tingin ko lamang ng konti yung ano dito, Omega. Omega? Bakit? Ano meron sa draft ng Omega na nakikita mo? Kumbaga kung ano siya, kumpleto, early to early game, malakas sila. Tapos pag tumating pa ng mid tsaka late, makakalaban pa rin sila. Pas na Alice, no? Na well, once na nag-scale. I completely agree. Doon sa sinabi ni DJ. Kumbaga sa early, meron kayong Matilda tsaka Lapo na sobrang lakas panlaban. Tapos may Eve pa. Tapos pag nag-mid game naman, makaka-skill na yung Alice tsaka Haya. Pero kaya naman yun ng Echo kapag yun, may ano sila eh, initiator. Yeah. Pag maganda yung set nila talaga, yun yung magpapanalo sa kanila. Doon mag-iiba. Lalo, well, maganda rin kasi yung pang-counter or pang-control para sa Hayabusa yung Kufra. So malaking factor talaga dito na makahanap ng magandang setup si Raflesia as initiator. Kailaka, nahanap nila si Benny, and Benny, pipilitin tumakbo. Sakit. Natawlia na nga, and Benny, di, ayaw yung gumamit talaga ng Flaker eh. Resource-wise, nandun na yun. Nun. Pero Ryzen, sobrang aggressive, katulad nga ng sinabi ni DJ. At level 2, level 2 na Alice, gumigay ka agad, palag-palag. Dumadive in pa. Ang tapang niya rin kasi meron siyang, ano, meron siyang mystery shop eh. So, afford niya na at least magkaroon ng time to fight. And at the same time, hindi gaano naapektahan yung timings niya dahil na rin sa 10% discount ng mystery shop. And yung power spike kasi ni ano ng OMG is once na nag-level 4 dito sa Ryzen, mag-start na silang umikot. So, ang ginagawa ni Raflesia is lagi siyang naghahanap ng information nasaan si Ryzen para at least makapag-prepare siya kung sakaling magkakaroon ng invade or ng aggression dito sa side ng OMG. Ito na yung sinasabi ko, turtle fight. Last ng hero ng Omega dito, pero tignan natin kung anong gagawin. Ako, mga wala ata si Etomax. Uy. Si Etomax yung main target, pero sabi ni Etomax dito, teka lang. Iplikeran muna kita, Hades, dun ka muna. Dun ka sa likod. At tayo yung magtansyahan para dito sa turtle. That could have been a great turtle na for Echo. Kung nawala yung possible real world manipulation and yung pressure, yung crystal, na pwedeng ibato dun nung Eve. Kaso, may player. Yun yung naging problema lang. Pero pwede pa ata talaga sila lumaban dito. And Echo will secure the first turtle. Ryzen getting the first kill. At grabe yung talo ni Chaklo doon. Flicker out. Nandoon si Kalabasa ng mga ulti. At ang ultimates coming out left and right. One Echo. Is to one. One is to one lang. Echo. Saka na nakuha yung turtle. Pero 1-1 nga ang naging pinaka-trade. What happened there, DDZ? Well, magandang yung positioning rather ng dalawang heroes natin dito. At nagkabigay rin naman, kaso ang casualty is was sa side ng OMG is si Chaklo lamang. So, I guess this will still be in favor of OMG since lamang din sila sa net worth at, or rather, Echo, since kahit lamang sa net worth yung OMG, na secure pa rin nila yung turtle na pwedeng magbigay ng additional shields para sa core hero nila, which is si Hades, and also additional attack damage and magic damage, and yung all gold and experience na binibigay ng turtle. At nagkahulihan na naman, Kelka ang nabigyan, at pumasok sa may gitla! Chaklo dito will take down Benny Cutie. Raflesia ang next. Meron bang burn damage na natama, and that is going to be enough damage to take him down. Sabi ni Etomax, teka lang, hindi pa tayo tapos. Tapos na pala. Magkikita tayo muli. Yan ang sabi niya. Pero OMG, ang ganda ng execution nila. Again, Etomax with his real world manipulation helping and assisting OMG to secure those two pick-offs. At ang laking bagay nun, Benny Cutie na siya shot down na for the second time. At ngayon na siya nakakuha ng Malefic Roar. Which is really good para sa kanyang timings. Pero ang nangyayari is naiiwan siya when it comes to experience and gold na laging kinakapitalize ng OMG. And RK3, medyo average din yung timings niya when it comes to his COD. But it's good already. Meron na siyang investment for the next 5 minutes na okay. Ito yung oras ko para makabili or mag-play aggressive and makakuha agad ng Lightning Truncheon on top of the COD. And tingin ko yun din yung magginagawang preparation ng Echo dito eh. Nag-iihintay sila. They're always utilizing the brush sa at its full potential bago or nagtatago muna sila sa brush, naghahanap sila ng information at lalabas lang sila kapag nakuha nila yung information na hinahanap nila.
Si... Nagkaambahan na dito sa Nurtel. Tingnan natin sino makakuha. Oy, Ice Queen 1. Eto, Max. Tapos meron ng Celestial Armor. Tapos ng Piano Tiles. Radiant Armor, rather. Etong si Hades. And handa na si Hades para sa real world manipulation. Kahit tumambay siya dun, okay lang. At kamuntikan pang magkahilahan. At eto na nga ang first full-blown teamfight ng ating laro. Si Regis sa may pinakagitna, bravest Lapit. Warrior, ginamit na Raflicia and the others. Grabe yung pagkakasetup ni Etomax dun ng Crystal. Walang nakahabol. Yeah. Nakakuha na sila. Go-0 na sa retrihan. Oo. Hades pa rin yung nakakuha. Pero yes, ano talaga eh, no? Yung position, ang laking bagay talaga ng Ice Queen 1 kay Etomax. Well, especially para sa mga Eve. Na... isang item lang okay ka na eh. Kahit ipop mo na yung ultimate mo, malaki na yung malaking bagay na ma-slow mo or maibabad mo yung mga members ng Echo sa loob ng reward manipulation. Pati na rin yung Void Crystal, pati yung Void Blast, ang laking bagay na noon na kahit wala kang ultimate, ma-proc mo lang yung slow ng Ice Queen 1. You're giving opportunity for the rest of your teammates sa makahabol, lalo't nandun pa si Renjun na mahilig laging sumalubog o sumalaksak dun sa mga team fights. Si Benny talaga yung pinipressure eh, no? Kumbaga, kung ikaw yung side ng OMG, kilala mo kung paano din maglaro si Benny. At kailangan talaga makalamang ni Kelra. Equally talented players, pero kung iisipin mo, if ever makuha man ni Kelra dito yung kanyang farm, isa to sa mga kanyang comfort heroes at madali niyang madidispatcha mamaya si Benny Cutie kung bibigyan siya ng pagkakataon. Kelra na ni Alice yan eh. Kelra na ni Alice. Kelra ni Alice. Pag na-pick talaga yan, tabahan na. Oh. Well, din yung nangyari rin, no? Parang yung composition ng Echo, almost parehas na din ng Omega, eh. Diba? Si Kelra gamit yung kanyang Alice, Benny Cutie, na almost ganun din yung playstyle. Si Raflicia and Chaknu, almost the same. Ryzen and I guess Hades. Iba lang yung galaw nila, pero makikita mo yung structure ng team kung paano sila pumalag at kung paano sila mag-prepare sa mga team fights. It's almost the same. Raflicia, nagkaulihan na Chaknu ang nahuli ng Tyrant's Rage. And this is going to be a 5v5. The 5v5 clash. Grabe yung sinabi ni Ben. Grabe yung sinabi doon, mga kaibigan ni Imba DJ. At andun yung laban sa may kabilang screen, ladies and gentlemen. Hey, this is Raflicia. Buhay si Benny, ay patay si Benny, na take down si RK3, tapos doon naman sa kabilang side, kompleto sila. Well, di ako sure sa, exactly, pero yes, we're the side of OMG, they are complete. Pero sabi ni Curtis, hindi ka pwede mag-ultimate, andito ako, Raflicia, tinalunan si Renjo, and Renjo naipin sa may pinakagitna, hindi siya makapag-dash out, merong hydraulics, yung Cupra. Hades? Uy! Wala na huli yung Tyrant's Rage! Grabe naman yun! Lahat ng members ng OMG nag-step back and here comes! Hayabusa dun, parang criminal lang. Oo, the shadow kill! The shadow kill! The criminal! Ano ang sabi mo? Parang criminal lang! Parang criminal lang, pasok. Let's go! Sinasabi ko sa'yo. Exactly, yes. Well, yun yung kagandahan ng Hayabusa. Uy! Scalamush! Tama naman yun! Grabe si Etomax magpiano doon, nakakabuhimin na rap video dito eh. Hindi ko pala alam, ikaw pala si DJ Mercury. Oh, DJ Mercury. Wow. Gamit talaga yung piano tiles eh, no? Talaga makikita mo yung Etomax controlling the fight. At yun din yung reason kung bakit sila nakakapag-poke eh. Sabi nga ni DJ kanina si Ryzen, in-out lang talaga dahil sa mga shadows niya at nakakuha sila ng pick-off. And looking at this KDA, man, 803. At siya rin yung top ng ating Smart 5G players gold stats. At almost apat na members dito ng OMG is nasa top. Ang susunod dito sa gain ng gold sa side ng Echo is si Curtizzi with almost 4,900. Si Benny Cutie nasa 5K mark na rin, 4,800. Pero nakikita natin dito na yung OMG, alam nila na ang layo ng lamang nila. Nandun yung decision making na okay, kaya natin sumulubsob, kaya natin mag-take ng damage. Dahil na rin sa fact na si Hades na yung core hero ng Echo is, will go for a defensive item. So kailangan niya, hindi siya yung Karina na pag nalapit ng ka-burst ka agad eh. It will take some time. Kaso ang ginagawa ng OMG, ng Echo, sila mismo yung sumasalok. Ng OMG rather, sila yung sumasalok. So, oy, si Raflicia, gusto talagang hulihin. Si Etomax, pero meron pang flicker.
Ngayon, nagtuturtle na dito. Well, not necessarily nandun sila sa turtle pit. Nagtuturtle sila sa base on the side of Echo. Hindi na sila makalabas masyado kasi kailangan na nilang bantayan kung naasan nga ba ito si Kenaka. Kasi si Kenaka ngayon is online. Ready na para gumera. Ready na para lumaban. As you can see, Holy Crystal, Calamity Reaper, COD, nandyan na yan. Possibly Winter Transition na ang next na item kasi nga meron na siya nung wand at nung ano to? So, yung green piece. Oh, yung green piece. Yan, yung green piece yan. Yung additional health. Yes, and also yung itemization din ni Renjo dito, kakakuha niya lang ng kanyang War Axe BFB tapos mag-Athena Shield siya. So, siya na talaga yung magiging main damage. A-assist kay Kelra kapag pumasok sa Kelra using the Flowing Blood. Kailangan talaga na magkakost ng havoc and magka-cancel nung kay RK3 once na nag-Feather Airstrike siya. Pag nabuo ni Kelra dyan yung Winter Truncheon, mas makapaganda na yung dive niya. Ayun na. Mm-hmm. Kasabi ko lang. Speaking of dive, kasi nag-respawn na rin yung Lord. Uy! Pick up yung si Rencho. At nagkita ang dalawang dating mag-teammate na magkasamang nag-champion pero ngayon ay nasa magkaibang side na ng mapa. Labanan muna eh. Well, for the side of Omega, ito yung nakikita natin panalo sa kanila. Ito yung nakikita natin mga kinds na panalo sa kanila, especially nung game number 1. Yung mabagal na pag-take ng mga objectives at mabagal na pag-push din. Kasi alam nila, hindi naman nila kailangan maging mabilis eh. Tatalon sila kung merong dalawang member dito na mahuhuli. Sabihin na lang naan si Kenra or si Chaknu. Pero kung wala naman, uunti-untiin talaga katalaga nila. It is a slow but painful push na kailangan pigilan ng Echo Philippines dahil nga, alam mo yun, kung gusto mo manalo dito, you have to do something eh. Kailangan na ng miracle play ni Rafflesia dito para mabaliktad ang laban. Oo. Pati ang hirap kasi yan eh. Ang magiging problema ng Echo is paano nila ihihinto yung real-world manipulation ni Etomax na kung hindi si Rafflesia yung gagalaw. Oh! Again, kaso ang hirap kasi nun. Ang main role ni, ang kailangan gawin ni Rafflesia dito is kailangan makapos siya magandang set. Multiple heroes set. Yan na. At Mamma mia! Yan na, nakalabas na yung piano times. Pero pinigilan. Yung Predator Airstrike, napigilan din ni Ryzen. Wala nang zoning dito. Meron na lang tayo dito. Suntukan magdamagan. Nandito na. Torn apart memory. Kailangan sa may pinakalikod. Hindi na mabawasan yung kanyang mana. At yung mga turrets, unti-unting tumutumba. Echo! Ano ang sagot nila ngayon? Predator Airstrike, kumpleto pa. Uy. At nakikita mo naman si RKG, yung pinaka-target nila. Predator Airstrike, susubukan salbahin yung laro. Pero sabi ni Renjo dito, diretso na tayo. Papasok sa amin.